Sabi nila, kapag artista ka, sikat ka. Kumikita ng malaki at mabilis makukuha ang anumang naisin. Pinipilahan, tinitilian, at kinakikiligan. Ano pa nga ba may hiling mo kung nasa sayo na ang lahat? Ikaw kaibigan, nakapag-artista ka na ba? Ang sarap ng feeling, di ba? Joke lang po. Pero, paano kung sa kabila ng iyong kasikatan, may mas sikat pa pala sa'yo? Mas sikat dahil pinagkakapirahan ang mga sikat at ginagawang gatasan ang mga sikat. At kapag pumalag ka, pumapatay ng mga sikat. Kung magkaganon, gugustuhin mo pa bang mag-artista? Halika't magbalik-tanaw tayo sa kasaysayan ng grupong minsan ang pinagsamantalahan at nakibahagi sa kinikita ng mga negosyante, artista, producer, director at ng lahat ng mga taga-showbiz. Ang kwento ng sindikatong literal na isinabuhay ang salitang show business o yung tinaguriang Big Four Syndicate. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Tunay nga pong nababatid ko na marami na sa atin ang nakakaalam sa kwento ng tinaguriang Big Four Syndicate dahil naging sikat sila kasabay ng kanilang mga ginagawang extortion sa mga sikat. Alam ko din po na marami sa atin ang meron ng kanya-kanyang version sa kwento nila. Kaya tipagpamanhin po natin kung hindi ko mabanggit ang kwentong alam mo na hinihintay mong marinig. Ganun pa man, malugod ko pong inaanyayahan ang bawat isa na ibahagi din ang kanilang nalalaman tungkol sa kwentong ito sa comment section sa baba. Sharing knowledge na lang po tayo dito sa Baliktanaw. At iwasan din po natin ang di makatwirang pagtatalo. Maraming salamat po. Ang Big Four Syndicate ay nabuo at naging aktibo noong dekada 60 na pinamumunuan ng apat na pinakamalalaki at pinakamaimpluwensyang tao noon sa Caloocan at sa Malabon. At gaya ng isang mafia, walang katiyakan at hindi basta-basta nalalaman o nakikilala kung sino-sino ang mga big boss nila. At dahil na rin sa pagiging mausisa ng mga tao, lahat tayo ay may kanya-kanyang interpretasyon kung sino-sino ang mga ito. Kaya't kung magmumula lang din sa haka-haka, hindi na po natin nanaising magbanggit pa ng mga pangalang ito. Ikaw kaibigan, nakikilala mo ba sila? Ibahagi mo sa baba at makikita natin kung aapat nga lang ba talaga sila sa dami ng laman ng mga isip natin. Ang Big Four Syndicate ay isang lehitimong sindikato noon at hindi lang basta extortion sa mga artista ang racket nila, gaya ng pagkakaalam ng karamihan sa atin. Sa halip, isa lang ito sa linya ng mga operasyon nila dahil easy money sa kanila kung may collection sila linggo-linggo mula sa mga taga-showbiz. Ang talagang operasyon nila ay gun for hire, kidnapping, carnapping, robbery at kung ano-ano pa gaya ng katangian ng isang tunay na sindikato. Isa sa mga leader nila na nakilala natin ay si Luis Asistio na mas kilala rin sa tawag na Baby Asistio, pero ito ay noong panahong kabataan pa niya. At ilan nga sa mga miyembro nila na nakalap natin ay si Pedro Rebullo alias Pita. At sa mga kaibigan po natin na nagre-request sa atin sa kwento ni Pita na Terror ng Caloocan, ito na rin po halos yung kwento niya dahil isa po siya sa mga hitman ng Big Four Syndicate. At ang iba pang mga nakilalang miyembro nila ay sina Edgardo Pascual alias Jing, Lorenzo Meneses alias Lori, Alfredo Caimbon alias Tato, Benigno Orquico alias Bining, Federico Zaragoza alias Det, Jose Bello alias Siling, Roger Chavez at Ricardo Sumilang na isa ring aktor na nakilala natin sa screen name na Romeo Vasquez. At mga pulis Quezon City na sina Victorino Aranja at Lorenzo Meneses at marami pang mga eskalawag na kagaya nila. July 21, taong 1961, isang aktor noon na may pangalang Boy Santa Romana at kumparing buo ni Berting Labra na kasama niya palagi sa mga bar sa Quezon City, ang napatay ng mga pulis matapos nitong makipagbarilan sa harapan ng isang studio. Siya ay mayroong history ng pangingigil mula sa Big Four. Ngunit tumangging magbigay at patuloy na nagmatigas kaya hinanting ng grupo hanggang sa mapatay ito. November 12 naman taong 1962, isang negosyanteng Chinese na may pangalang Johnson Lee ang nagmamayari ng isang Ford Thunderbird na sasakyan. Isa itong sports car noong mga panahong yun
na gamit ng mga mahilig pumorma. Niloko ang incheck nito at tinangayan sa sakyan ni na Baby Asistio bilang mastermind. Nagpanggap si Robert Chavez na isang ahente ng mga sasakyan at bilang kliyente, isinama niya si Romeo Vasquez at sinabi sa incheck na interesado ito sa kanyang sasakyan at babayaran ng malaki dahil kailangan ito ng aktor para sa kanyang mga lakad dahil marami siyang mga fans at kailangan niyang maporma palagi. Pumayag si Johnson Lee na ibenta at nagtungo sila sa isang restaurant upang doon ganapin ang bayaran. 10,000 piso ang napag-usapang halaga at ilang sandali lang, nagpaalam si Romeo Vasquez para magpa-picture daw sa mga fans gamit ang kanyang bagong biling Thunderbird na sasakyan. At pagkaalis niya, nagpaalam naman si Robert Chavez na mag-CCR sandali. Kapwa naglaho na ang dalawa na parang bula at di na muling nakita pa. Samantalang naiwan ng incheck sa mesa na siya nagbayad ng kanilang mga kinain at matyagang naghintay sa pagbabalik ng dalawa na dala ang kanyang magandang auto. Ngunit naghintay na lang siya sa wala. Dinala ng mga ito ang sasakyan kay Baby Asistio na siya namang naglalakad ng papel para mailipat ang pangalan sa kanila at iniiba din nila ang kulay nito at pagkatapos ay sapilitang ibebenta sa ibang tao. Nung sumunod na mga buwan, November 1962 pa rin, ganito rin ang ginawa nila sa isa pang foreign national na nagngangalang Lee Son Hyuk. Isang Thunderbird card din ang nakuha sa kanya na may halagang 22,000 piso. December 26, sa kaparehong taon 1962, habang nasa opisina sa Quezon City ang Chinese businessman na si Chi Pao na kilala rin sa tawag na Sona, pinuntahan siya ng ilang miyembro ng Big Four at nagtangkang kikila ng mga ito sa halagang 20,000 piso. Ngunit tumanggi ang negosyanteng incheck na magbigay dahil wala siyang ganung kalaking halaga noong mga panahong yun. Kahit patakutin ng Big Four, wala talaga silang mapipiga dito. Kaya't kinaladkad nila ito at sapilitan din nila sa kanilang hideout at ipinatubo sa asawa niya kapalit ang kalayaan. At kung hindi ay papatayin ito. Kaya't ang extortion ay nagiging kidnapping dahil sa kanilang modus na ito. Marami pa silang nabiktima noong mga panahong yun at sunod-sunod ang kanilang ginawang operasyon sa buong Kamaynilaan at karating na probinsya. At dahil dito, inulan ng reklamo ang kapulisan mula sa mga negosyante at sa mga artista at sa lahat ng taga-showbiz. Dahil ang isa pang modus ng mga ito ay kikilan ng mga artista na silang malalaki ang kinikita noong mga panahong yun at lingguhan nila itong sinisingil. At kapag may tumanggi, pinagbabantaan ng mga ito na sisirain ang kanilang karera sa pamamagitan ng pagbubuhos ng asido sa mukha ng mga artistang ito o di kaya ay papatayin kung lalaban. At sa loob lang ng 2 taon, 2 direktor, 3 producer at 2 aktor ang napatay nila. June 9 taong 1963 hating gabi, dinukot ng mga pulis na miyembro ng sindikato si Berting Labra at dinala kay Baby Asistio. Tumanggi na pala itong magbigay na 5,000 piso na hinihingi ng Big Four. At sa mga sandaling yun, nilimas ang lahat ng kanyang mga alahas at binanta ang papatayin pag dito nagbigay sa susunod. Dahil sa takot, nagtago si Berting Labra kasama ang kanyang pamilya na siyang naging dahilan ng pagbagsak ng kanyang karera dahil wala ng mga producer at director ang gustong kumuha sa serbisyo niya sa pangambang pati ang mga pelikula nilang ginagawa ay masira dahil sa kanya sakaling maabutan siya ng Big Four habang nagsushooting. Isa pang kinikila ng Big Four ay si Chiquito. Inubos din ng mga ito ang kanyang kabuhayan at nang umabot na sa sukdulan ng kanyang galit at handa nang isugal ang lahat ng natitira sa kanya, nagpulis ito at nakilalang si Sargento Augusto Pangan na noon ay naging highway patrol group naman para sakaling atakihin siya ng Big Four kahit papano ay may kasangga siyang mga pulis. Sa kalagitnaan ng taong 1963, si Erap naman ang pinunteriyan ng Big Four. Kinumpronta siya ni Jing Pascual at 2 pulis Quezon City na sina Lorenzo Meneses at Pedro Ramirez upang hingan ng 4,000 pero matigas si Erap at hindi din siya nagbigay. Kasagsagan ang shooting nila noon ng pelikulang Pulong Diablo na ginaganap sa Obando, Bulacan. Pinuntaan siya dito ni Rolando Montes, Pedro Rebullo o si Alias Pita at si Restituto Santos at sinabihang gusto siyang makausap ni Baby Asistio. Pagdating sa bahay ni Asistio, pinalabas niya ang 9 lalaking armado ng baril kasama na si Pita na nakilala ding terror ng Kuloocan noong mga panahong yun at sinabi niya kay Erap na tandaan ang mukha ng mga ito dahil isa sa mga yun ang papatay sa kanya kung sakaling kakalabanin niya si Baby Asistio at ang Big Four. Sabay alok kay Erap ng isang lumang sasakyan
na galing din sa ibang modus nila na tangay kotse at pagkatapos ay pipinturahan, papalitan ng pangalan at pagkatapos ay ibebenta. Hindi kursunada ni Erap ang sasakyang iyon dahil alam niyang nakaw yun. At isa pa, napakamahal niya sa presyong 4,000 na hinihingi ni Baby Assist Chu. Umalis muli si Erap nang hindi nagbigay sa Big Four. Pero simula noon, hinanting na siya ng mga ito at palaging iniikutan ang tahanan niya sa San Juan ng mga armadong lalaki na lumiligid sa harapan ng kanyang bahay na may mga dalang armas. Pansamantalang hindi din natuloy ang shooting noon ng Pulong Diablo dahil ang lokasyon na yung Ubando sa Bulacan at araw-araw madadaanan ni Erap ang Caloocan na lugar ng Big Four kung sakaling magsushooting siya. Pero nagbayad din ang producer ng Pulong Diablo ng 4,000 sa Big Four para kay Erap para makatawid muli siya sa Caloocan at maituloy ang shooting ng pelikula dahil malaki na rin ang nagagastos nila. Tinanggap naman nila ang pera pero nagbanta na hindi pa rin nila titigilan si Erap dahil sa patuloy na pagmamatigas nito. At ang isa pang aktor na hindi nagpatinag sa Big Four ay si FPJ na kahit anong gawin nila ay hindi nila makutungan. At siya na rin mismo nagsabi sa isang interview sa kanya noong kumandidato siya ng pagkapangulo na noong kabataan niya ay naging kakambal na talaga niya ang baril at hindi na niya ito inaalis sa kanyang katawan dahil nga sa banta ng Big Four noon at di gaya ni Erap na nagkulong sa bahay. Nakipaghantingan siya sa kanila at paunahan na lang ang laban. Nasa ibang bansa noon sina Erap at FPJ para sa isang pelikula nang mabuo ang Task Force Untouchables. Isa itong task force na sadyang binuo upang i-crackdown ang Big Four Syndicate na noon ay lumalala na dito sa bansa. Kinabibilangan ito ng mga piling-piling pulis, mga ahente ng NBI, at ng suburban pulis. Pagdating na FPJ at Erap sa bansa, tumawag si Erap sa NBI at nagsabing handa na siyang makipagtulungan para labanan ng Big Four. At sinundo siya ng mga NBI sa airport pa lang para samahan siya ng mga ito sa opisina nila. Nang malaman ito ni Rolando Montes, sinugod niya si Erap kasama ang 3 miyembro ng grupo nila sa Pilam Life Building at kinumpronta nila ito. Sinabihan niya si Erap na, "Siga ka na ngayon ha, sinusundo ka pa ng NBI bilang alalay mo." Ngunit sinagot siya ni Erap na, "Wala ka nang pakialam doon." At lalong tumindi ang pagtatalo nilang dalawa. Nang akmang bubunot si Montes, naunahan siya ni Erap at nakuha kaagad ang kanyang magnum revolver sa kanyang tagiliran. At pagkatotok kay Montes, nakita niyang wala naman pala itong dalang baril kaya tinadya kanya ito papalayo sa kanya at pagkatapos ay hinagis niya ang kanyang revolver sa kanyang kasamang si Roncal na noon ay kasama niya sa lugar. Nang wala na ding baril si Erap, hinamon niya si Rolando Montes ng isang square pipe at parehas na laban ng lalaki. Kahit pa alam niya sa sarili niya na yun na ang pinakahuling gagawin niyang matino dahil isang buong sindikato niya ang hinamon niya. Hindi naman lumaban si Montes, ngunit pagkatapos nun, tumindi ang resback sa kanya ng Big Four. At tuluyan na nga siyang hinanting ng mga ito. Samantalang ang baril na hinagis niya kay Roncal ay hindi niya nasalo at nahulog sa sahig dahilan para pumutok ito at tamaan siya sa kaliwang hita. At nakasuhan tuloy si Erap ng grave threat at maltreatment ng mga responding pulis sa lugar. At pagkatapos ng pangyayaring yun, alam ni Erap na umikli na ang PC ng kanyang buhay dahil sa kanyang ginawa kay Rolando Montes. Pumunta siya kay FPJ at magkasama silang nanirahan sa bahay nito at nag-ipon sila ng maraming armas at bala at ikinalat nila sa buong bahay sakaling sugurin sila ng Big Four ay nakahanda sila kahit pa sa matinding labanan. Kasabay nito, gumawa na rin si Erap ng kanyang last will and testament na naglalaman na kung sakaling siya ay mamamatay noong mga panahong yun ay si Baby Assist Chu lang at ang Big Four ang may kagagawa nito. Pinadalhan niya ng kopya ang Pangulong Diosdado Macapagal, ang head ng Philippine Constabulary na si Dominador Garcia at iba pang matataas na opisyal sa gobyerno. Nang mga panahon ding ito, napatay si Jess Lapid Sr. na natalakay na din natin sa hiwalay na kwento, kaya't hindi na po natin isinama dito at pwede naman po natin siyang balikan, hayan lang po yung link sa description box sa baba. Sa patuloy na pag-usig ng Task Force Untouchable na pinamumunuan ni NBI agent Epimaco Velasco at sa pakikipagtulungan ni na FPJ at Erap at ng mga biktima ng Big Four Syndicate, lumakas ang kaso sa kanila at isa-isa silang nalambat ng NBI at ng kapulisan at naipakulong ang karamihan sa kanila kasama na si Luis Baby Assist Chu sa hatol ni Justice San Diego.
Samantalang ang mga artistang naapektuhan sa karahasan ng Big Four ay tinulungang muli ni FPJ na makabangon at binigyan ng pelikula sa ilalim ng FPJ Productions at naging maayos na muli ang kanilang buhay, lalo na si Berting Labra na sobra-sobra ding naghirap noong mga panahong yun. At pagkalipas ng 13 taon sa kulungan, nabigyan ng pardon si Bebe Asistio at nakatakbo sa politika. Nahalal siya sa pagiging mayor at kongresman ng Caloocan at nanelbihan siya sa taong bayan sa loob ng mahabang panahon. Nagkabati na rin sila ni Erap at naging mabuting magkaibigan. At sila ay namuhay ng masaya magpakailanman. Samantalang karamihan sa mga nabiktimang artista na ito ng Big Four, gaya ni Naboy Santa Romana na napatay, Berting Labra, Chiquito, Bobby Gonzales, Butch Bautista, Joseph Estrada at FPJ ay pawang mga miyembro ng Lowest Gang na maaari din po nating talakayin sa susunod kung inyong mamarapatin. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!